Abelgas. Siya po yung hinahanap kong tao. Miss Evelyn, pasensya na po kayo sa akin. Alam ko naman po hindi niyo kilala lahat ng mga nagtatrabaho sa pharma. Nagbaka sakali lang po ako. Tama ka nga. Hindi ko kilala lahat ng mga empleyado ng pharma. Pero nasisiguro ko sa'yo, wala akong empleyadong Ruth Abelgas. Ganun po ba? Pero nakita ko po siya sa pharma eh. Nagtanong na rin po ako sa mga kaopisina ko. Sabi nila, wala pa raw ganung pangalan ng tatrabaho sa pharma. Siguro nga ho, tagalabas yun. Pasensya ka na, Miguel, ha? Sa dami kasi ng labas-pasok sa pharma, hindi ko nakilala lahat, eh. Pasensya na po, Miss Evelyn, eh. Kung na-istorbo ko po kayo. Sige, magkita lang tayo. Sige. Wala ba? Wala. Let's go. Sige. Dad, ano ginagawa ng Hanky ni Ken's car mo? How will I know? Saka paano ka nakakasiguro kay Ken yan? Daddy, sigurado ko dahil ginamit ito ni Ken before. Sandy, it can be an identical Hanky. No, Dad. Dad, sigurado ko. Kita mo yung design. Cassandra, what are you trying to imply? Pinagsususpensyan mo ba na may kinalaman ako sa pagkamarin, Ken? Ha? Mukha ba akong mamamatay tao? Kamukha ko ba si Alingasaw? Jared, Sandy, mamaya na kayo magtalo. Sa mga yung pakiramdam ko, umuwi na tayo. Get in the car. Get in the car! Okay, pare ko, pakilagay na lang dyan yan. Ito. Siya nga pala. Kinausap po na si Miss Evelyn tungkol sa nanay ko. Oh! Ano sabi, pare ko? Kilala niya nanay mo? Para nag-iba itsura niya eh, nung sinabi ko pangalan ng nanay ko eh. Para nabagabag. Para natulala. Natulala? Eh, di ba kamo namatay yung Ken? Baka kaya ganun yung reaksyon niya. Parang malungkot lang ang mga tao. Libing eh. Hindi, pare ko eh. Ang pakiramdam ko, may tinatago siyang lihim sa nanay ko. Are you okay? No, I'm not okay. Nilapitan ako ni Miguel kanina. Tinanong niya ako kung may kilala akong Ruth Abelgas. Nakita daw niya si Ruth sa pharma. Nakita niya ako, Jared. Ano sinagot mo? Siyempre, ano pa nga ba ang pwede kong gawin? Of course, I denied it. Jared, I'm sorry. Hindi ko akalain na makakilala pa sa akin. Kaya nga, kailangan mas mag-ingat ka. Siguraduhin mo na parating kami dalang kamot. Pare Koy, tanungin mo na lang ulit si Mrs. Evelyn tungkol doon. Eh baka nabigla lang kayo at nagulat lang doon sa tinanong mo, kaya ganun reaksyon nun. Pare Koy, kung totoo may hinala ko na may nililihim si Mrs. Evelyn sa nanay ko, syempre hindi niya sasabihin yun. Mo, kulang ka ba sa pagkain? Parang hina mo lagi eh. Mag-imbestiga ka! Hindi ko maintindihan. Bakit sa dami na makakakilala kay Ruth at si Miguel pa, bakit kilala niya ang pangalan ko? Wala na akong kamag-anak. Kung may natitira man, hindi na kami magkakilala. Kaya nga sinasabi kong kailangan mag-ingat ka na. Layuan mo na yung Miguel na yan. Wala tayong pwedeng pagkatiwalaan. Lalo na yung Miguel na yan. Pag lumabas ang sikreto mo, malalaki tayo sa panganib.
Yelena, pwede ba tayo mag-usap? Nakita ko tong panyo ni Ken sa car ni Daddy Yelena. Alam mo, matagal na ako hindi mapakali. Iba na talaga yung nararamdaman ko eh. Tuwing binabalikan ko yung mga nangyari, lalong lumalakas yung hinala ko na boses talaga ni Ken yung narinig ko nung gabing yun. Hindi kaya premonition lang yung narinig mo, Sandy? I don't believe in premonition, Yelena. Pero naniniwala ako sa mga instinct ko. Hindi pa ba enough ng proof? Itong panyong to? Eh, paano kung sa daddy mo talaga yung panyo na yan? Yelena, alam ko ang gamit ni daddy at ni Ken. Eh, di pa DNA test mo. Ipacheck mo for body fluids. Doon ka lang makakasiguro kung kanino nga ba talaga yung panyo na yan. Yelena! Anong ginagawa mo dito? Ay, siyempre. If there's a love, there's a way. Skip na talaga. Yelena, meron ba kayo internet? Meron. Wow, doktora! Napasyal ka! Oh, dumaan ako dito para kumuha ng extra orders ng ampalanggay. Talaga? Bakit naman ikaw pa? Actually, ang totoo niyan, napadaan lang ako. Tsaka para makapag-bonding din tayo. Talaga? Siya ba si Kaloy? Ay, oo. Siya ang loves ko. Ang pogi, ano? Dolores, matagal mo namang kilala si Migs. Naku, doktora. Kahit mukhang kumag si Miguel, hindi talaga siya magnanakaw. Magnanakaw? Sino ba nagsabi tungkol sa pagnanakaw? Mabait si Miguel. Kahit na ganito lang kami, tama naman ang pagpapalaki ko sa kanya. Matagal ko na siyang kilala. Simula nung nakuha ni Kaloy si Miguel sa gubat. Gubat? Oo. Sa gubat nakuha ni Kaloy si Miguel. Naghinala pa nga ako eh. Akala ko anak sa labas. Kasi nung dumating dito si Miguel, hindi ko maintindihan ang salita niya. Para siyang incheck na... Ewan ko, hindi ko maintindihan. Pagkatapos, naghinala rin ako na baka anak sa Chekwa. Kaya lang hindi naman singkit ang mata ni Miguel at hindi maputi ang balat. Ano po bang kailangan niyong malaman? Gusto ko lang po sana ipamatch yung DNA ng mga to. Sige po. Ipapadala ko na agad sa lab ng NDI para ma-match ang DNA na hinihingi niyo. Tatawagan na lang po namin kayo pag nakuha na namin ang resulta. Sige. Ano ba kasing hinahanap mo? At bakit ka nag-research tungkol sa mga Evelones? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Sino si Ruth Abelgas? Hinahanap ko siya. Dahil siya ang nanay ko. Nalaman ko mula kay Dolores na ampun si Miguel.
napulot lang daw ni Kaloy Samiga sa kagubatan. Hindi raw nila maintindihan ang salita ng bata. Kakaiba raw. Pero hindi na lang kung ano. Hindi kaya salitang harayan mo. Paano kung isang harayan si Miguel na pinadala ni Amon Labaw para hanapin tayo? Hindi naman siguro, Jared. Dahil hindi naman kilala ni Miguel ang tunay na katauhan ni Ruth. Ito napaka-casual na pagkatanong niya sa akin. Huwag ka magpakasiguro. Malaki yung posibilidad sa sinasabi ko. Nagigets ko na. Kung sinasabi dyan sa article na yan, na dating nagtrabaho yung nanay mo sa pharma, na ngayon, Evelyn Pharmaceuticals, malaking possibility na siya ngayong nakita mo. Ang ibig sabihin, malapit ko na makita nanay ko. Oo. May papagawa ako sa'yo. Gusto kong patayin mo siya. Sino? Isang taong sumisira sa aming mag-asawa. Isang Miguel Aziz. Ano ang ginagawa mo dito?